Magluto naman tayo ng pata para sa ating episode ngayong araw na to. At itong dish na ating lulutuin ay pangalawa sa mga paborito kong pata dishes. Crispy pata yung una. Itong pangalawa, medyo saucy, kumbaga may sauce. At ang tawag dito sa ating lulutuin ay pata team. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating pata team recipe. Isang buong pata ng baboy. Mga 2 to 3 pounds ang bigat nito. Kailangan din natin ng bok choy. Ito yung baby bok choy. Pwede rin tayong gumamit ng pechay. Shiitake mushroom. Ito yung pinatuyo. Ang ginawa ko, binabad ko muna sa tubig para nang sa ganun ay lumambot. Brown sugar. Gagamit din tayo ng sesame oil. Toyo. Cooking wine, corn starch, star anise, whole peppercorn o buong paminta, at ng nor pork cube. Bukod dito, kailangan din natin gumamit ng tubig. Ihanda nyo na lahat ng mga sangkap at kung ready na rin kayo, tara na! Magluto na tayo! Bago natin tuluyang lutuin yung ating pata team, ihanda muna natin itong pata ng baboy. Nilalagay ko lang ito sa turbo broiler at ibobroil lang natin ito 350 degrees na mga 18 to 20 minutes. Kumbaga bahagyang pagluto lang. Kailangan lang nating maluto yung outer part. Ginagawa ko to nung sa ganun, kapag pinakuluan natin yung pata, hindi kaagad liliit o magshishrink yung balat. Pero optional lang itong step na to. At this point ay papakuluan na natin itong pata. Ito yung unang pagpapakulo pa lang. Ang gagawin natin ay magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At ituloy lang natin ang pagpapakulo sa pata ng mga 15 minutes para lang matanggal yung mga scums at saka yung mga impurities. At pagkatapos nating pakuluan, tanggalin lang natin yung pata dito sa ating cooking pot. Uhugasan ko pa to para talagang sigurado tayo na malinis sa malinis. Itatapon ko lang itong tubig. At pagkatapos, pwede na nating formally na iluto itong pata team. Ilalagay ko lang yung nalinis na pata dito sa isang cooking pot again. So ito pa rin yung same na cooking pot na gamit natin kanina. Maglalagay lang ako ng toyo. Ito naman yung whole peppercorn o yung buong paminta. Cooking wine, ito yung Chinese cooking wine na tinatawag na Shaoxing. Pero optional ingredient yan. Kung walang available na cooking wine, okay lang yan. Ito naman yung sesame oil. At syempre, dahil papakuluan natin itong pata, maglalagay din tayo ng tubig. Ang gagawin natin dito ay papakuluan lang natin itong pata dito sa liquid na nasa ating cooking pot hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Takpan lang natin. At ituloy natin ang pagpapakulo. Hihinaan ko lang yung apoy. Mas maganda kapag papakuluan natin yung pata, low to medium heat lang ang gamit natin. At kung napansin niyo na medyo na tutuyuan na ng tubig o nag-evaporate ng mabilis, pwede tayong magdagdag ng tubig. Pwede rin natin itong i-pressure cooker para mas mabilis. Siguro mga 35 minutes to 40 minutes, okay na yan. Kung conventional na pagpapakulo, kagaya ng ginawa ko, aabutin tayo ng mga 1 hanggang 2 oras. Depende yan sa quality ng meat ng pata. At this point ay napalambot na natin yung pata. Pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients. Kapag nagluluto ako ng pata team, gusto ko malasang malasa yung sauce. Kaya naman, bukod dun sa mga ingredients na ginamit natin kanina bago pakuluan itong pata, naglalagay din ako ng nor pork cube. Para makasigurado ako na buong buo yung lasa ng pork dito sa ating pata team, napaka-importante niyan. Papabayaan ko lang matunaw muna itong ating pork cube dito sa sauce ng pata at pagkatapos ay ilagay na natin yung ibang mga ingredients. Ang susunod na ingredient na ilalagay ko ay yung spice na kung tawagin ay star anise. 3 piraso lang ang ilalagay ko, ha. Huwag nating damihan masyado dahil medyo matapang itong spice na to. Ito naman yung shiitake mushroom.
Malasang malasa rin itong uri ng mushroom na to. At gaya nga ng nasabi ko kanina, ang binili ko ay yung pinatoyong shiitake mushroom. Binabad ko lang sa tubig ng mga 15 minutes nang sa ganun ay lumambot na to. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng fresh na shiitake mushroom. Pakuluan lang natin ng 15 minutes. Ayan, after 15 minutes, ready na to. Kung medyo natutuyuan pa rin yung ating sabaw o yung ating sauce habang pinapakuluan, feel free na magdagdag ng tubig. Ang importante, at least may mga 2.5 cups ng sauce na matitira. Ito naman yung brown sugar o yung tinatawag natin na asukal na pula. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pula ang tawag sa asukal na yan. E, brown naman yung kulay. Anyway, ang gamit ko ay around 6 tablespoons ng brown sugar. Ang suggestion ko sa inyo, kalahati lang muna yung gamitin ninyo, mga 3 tablespoons muna. Pagkatapos, tikman lang natin. Kung sa tingin ninyo na kulang pa yung tamis, tsaka natin dagdagan. Nang sa ganun, hindi tayo mabibigla. Kumbaga, preference nyo yan. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes pa. Pabaliktarin ko lang itong pata para maging balanse yung pagkakaluto natin, kumbaga both sides naluluto. Kailangan na nating palaputin yung sauce. Ang ginagawa ko, gumagamit ako ng cornstarch. Nilalagyan ko lang ng tubig. At pagkatapos ay hinahalo ko lang mabuti. Ilagay lang muna natin yung kalahati. At haluin lang natin. Habang naluluto na yung cornstarch mixture, mapapansin ninyo, unti-unting lumalapot itong ating sauce. Gusto natin dito yung tamang lapot lang, hindi yung sobra. Yan, ilagay na natin lahat ng ating cornstarch mixture. At pagkatapos ay haluin lang natin uli. Ito na rin yung time na pwede nating tikman itong ating sauce. So i-check lang natin kung kulang pa sa alat, which is unlikely naman, pwede kayong maglagay ng asin. Para sa akin, tamang-tama lang yung alat nito. Again, kung medyo maalat yung panlasa ninyo, feel free na magdagdag ng konting asin. Ang importante, tikman nyo muna. At mahalaga rin na maglagay ng sauce sa ibabaw ng pata habang niluluto natin. Nang sa ganun ay mas maging malasa ito. Halos patapos na tayo, ilalagay na natin yung ating pinakahuling ingredient. At ito yung gulay. Ang gamit ko ay baby bok choy. Pwede kayong gumamit ng pechay. Ilalagay ko lang ito dito sa ating lutuan. Pagkatapos yan, takpan lang natin. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes pa. At after 2 minutes, ready na itong ating dish. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na, ang ating pata team. Tara, kain na tayo. Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured recipe ngayong araw na to. At sana'y may natutunan din kayong bago. Kung okay sa inyo itong ating cooking video, baka naman pwedeng paki-like at paki-share na rin. At para dun sa inyo ng mga masugid na nagko-comment at nagsishare ng ating videos, shoutout muna tayo. Hello kay Puter Seymour, Peanut Songs, D-Lai, Rinthroned Prof. Hello rin kay Tatik Aguila, Volleyballs and Collectibles Keeper. Hello sa'yo Christian, Joey Monte, Nengski Florendo. Hello, Andresa Novo. Hi rin, Clarissa Gonzalez. Den Mags Lee, hello sa'yo. Hi, Anonymous. Arnold Mapola, Kayata Chiwa. Hi rin, Juana Kagasan. Kinse Onse, Kuya Munzki Lang. Hi sa'yo, LL Haji Ali. Jennifer Dominguez. Teen Atienza Vlogs, hello sa'yo. Hi rin, kay Lutong Pinoy. Lori, at kay Tedulus, hello sa inyo. Hello, cute panda. Pinoy to it, sila rin sa'yo. Joseph, Rakiza, at kay Logien Sangalia. Maraming salamat sa inyong lahat ha, sa lagi niyong pag-comment. Dun sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ibaba ng inyong video. At huwag niyong kalimutang i-allow yung notification nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload.
Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod na videos pa. Hanggang sa muli!